Narito ang 12 kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nanatili siyang nakaupo sa tabi ni Samuel. Nasa gilid si Tita Ana, si Yaya at ang sekretarya ni Mami, samantalang si Tito Samson ay nakahawak sa kanyang telepono na may tinatawagan. At si Kuya Sebastian naman ay nakasandalang sa gilid na nakatingin sa gawin nila ni Samuel. Addison anak, gusto mo bang kumain muna? Kapapasok lang ng OR ng Mami mo. Medyo matagal yun at maghihintay pa yun sa recovery room ng ilang oras. Baling ni Tita Ana na tumabi sa kanya. Ayoko po, dito na lang po muna ako. Iintayin ko po ang doktor, sagot ni Addison. Anak, sorry at hindi ko nasabi sa'yo. Ayaw kasi ng mami mo na ipaalam sa'yo at baka ikaw ay mag-alala, ani ni Tita na yumakap sa kanya. Mi, alam mo din? Iritang sabad ni Samuel dahil nakwento nga niya na matagal nang alam na ni Yaya Lusing ang kalagayan ng mami niya. Pasensya ka na. Yun kasi ang kabilin-bilinan ng mami mo. Saka di rin pwedeng may makaalam na iba. Dahil sa business ng daddy mo, alam mo namang medyo nanggigipit ang mga kamag-anak ng daddy mo sa mami mo, aniya. Kaya kami lang ng Tito Samson at Yaya Lusing, tsaka yung sekretary at abogado ang nakakaalam. Matagal na nagpapagamot si Almira, kaya lagi siyang out of the country. Naalala mo ba noon? Halos isang buwan siyang nasa business trip. Alibay lang niya iyon, pero nagpapagamot siya sa Singapore. Dagdag nito na naalala niyang maraming ang insidente na laging wala ang mami niya. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo to at intayin na lang ang sasabihin ng doktor. Pero I think it's time for you to know sa diagnosis ng doktor sa kanya. Noon ay nasa stage 3 na ang cancer niya. Nag-umpisa na siyang mag-chemo noon at radiation therapy. Tapos along the way ng pagpapagamot niya ay may mga naging komplikasyon. It became worse. Patuloy nito na siyang ikinahagulhol ni Addison. Ano bang nangyayari? Bakit clueless siya sa mga nangyayaring ito? Halos hindi siya makahinga sa mga nalaman mula kay Tita Ana. Mi, tama na, sabad muli na Samuel na yumakap sa kanya at inihilig sa dibdib ang ulo niya. Hindi, Samuel, kailangang maintindihan ni Addison ito ngayon. Masyadong mahina si Almira para magpaliwanag, matigas na sabi ni Tita Ana. Pilit na lumalaban ang mami mo para sa iyo, anak, hanggang nasa tamang edad ka na, kaya pinilit niya magpagamot. I want to be honest with you. I know that you are matured enough to handle this situation. Pero ang huling diagnose sa kanya ay kumalat na ang cancer cells niya, kaya siya na inoperahan ngayon dahil nagkaproblema ang kidney at liver niya. Diretsong sabi ni Tita Ana sa kanya. Mami inap, tama na, sabi ni Samuel dahil patuloy siyang humahagulhol muli at pilit na tinatanggap ang mga sinasabi ni Tita Ana sa kanya. At first, nakarecover siya tuwing sinasabi niyang nasa business trip siya. Dad, pigilan mo nga si Mami, naiinis na sabi ni Samuel na hinihigit siya palayo sa kinauupuan niya. Alam niyang di kumilo si Tito Samson. Sa halip, aninag niyang si Kuya Sebastian ang pumigil sa mami nila. Stop it, ma'am. She can't take it anymore. Aniyang humawak sa balikat ng nanay nila. Napahagulhol na lang siya. Pansin niyang pati ang yaya niya ay umiiyak sa tabi niya. I'm sorry, Addison. Gusto ko lang maintindihan mo bago pa kayo mag-usap ng mami mo na naipaliwanag ko na sa'yo. I'm sure she's too weak to explain everything. Aniyang yumakap muli sa kanya, kaya napabitaw si Samuel at tumagod na lamang sa likuran niya. Lalo pa siyang napaiyak sa bisig ni Tita Ana. Ramdam niya ang haplos ng isang ina sa kanya, ang maingat na hagod nito sa likod niya at paghalik sa noon niya. We're here for you. We won't leave you, aniya. Tumatango lang si Addison
habang parang gripong tumutulo ang luha niya. Ilang oras pa ang lumipas na siyang labas ng doktor. Sinalubong niya ito kaagad at ni Tita Ana habang si Samuel ay nasa bandang likuran niya. "She's stable right now. Intayin lang natin na magising siya," wika ng doktor. "May I know kung sino ang relatives ng patient? There are some documents that need to be signed," tanong muli ng doktor. "Ako po, anak po ako," wika niya at lumapit. "Doc, I have to be with her. She is underage po. Close family friend po kami," mabilis na sagot ni Tita Ana. Nakatabi si Tito Samson. "Okay," natigilan si Addison. Wala pa nga pala siyang 18. "Kumusta na po ang mami ko?" tanong niyang muli sa doktor. "Nasa recovery pa siya, iha. Natanggal na ang ibang parte ng kailangan tanggalin, kung saan ay isang cancer cells na malubha," paliwanag nito. Mataman siya nakikinig sa paliwanag nito. "What the progress, Doc?" biglang sabat ni Kuya Sebastian na ikinalingon ni Addison sa lalaki. "We don't know yet. I have to talk with her oncologist, doctor that is specialized with cancer, and coordinate with them. I want to tell you directly that," sabi nitong lumingon sa kanya at kay Tita Ana. "It's already stage 4. Kumakalat na ang cancer cells niya. Kaya na-damage ang kidney at liver niya. Ibig sabihin, kumalat na ito sa sistema niya at sa liver at kidney, kung saan dumadaloy ang dugo at nagsasala ng dumi ng katawan natin. At yun ang naunang na-damage. I'm saying that patient condition is not good," diretsong sabi nito. "I'm sorry, iha, pero you have to be strong. I am actually surprised na nakarecover pa siya noong huling treatment niya after I read her chart. We're hoping na malalagpasan pa niyang muli. I will not sugarcoat anymore to make you feel better, pero kailangan nating mag-extensive treatment and expect the worst," diretsong sabi nito. Doktor nga ito, sa klase ng pananalita nitong diretso siya o sila sa pwedeng mangyari. Para siya nang hina at nanlambot ang mga tuhod. Pilit niyang ina-absorb ang sinabi ng doktor. Kung kanina kay Tita Ana nang galing ay parang nabawasan siya ng lakas, lalo na ngayon sa doktor mismo nang galing ang buong katotohanan. Yumakap ng mahigpit si Yaya Lusing sa kanya at si Samuel. Napaupo siya sa upuan at muli ay napatulala. "Expect the worst. I don't know what I feel," wika niya sa kanyang sarili. Parang napingi ang buong paligid at hindi siya makahinga. "I don't want to lose her. Sila na lang ni Yaya Lusing ang meron siya." Para siyang nanghina ng maisip muli ang pagpapagamot ng mami niya na hindi niya alam. Wala siya sa tabi nito. Paano nito nakayanan ang lahat ng iyon? Paano nito nagawang umiti at maging normal sa harapan niya noon, na may dinadala pala itong karamdaman? Niwala siyang idea sa sakit na nararamdaman ng mami niya. Napapikit siya, sumandal sa dingding ng hospital. Kailangan niyang maging malakas para sa mami niya. Kailangan niyang maging matatag. At siya naman ang magiging sandalan nito ngayon. "Can we see her?" narinig niyang tanong ni Kuya Sebastian sa doktor na kausap nila. "Yes, after niya mailipat sa recovery room, sa ICU muna siya for monitoring, then after sa oncology ward. Pero hindi pwedeng masyadong crowded sa room, and di rin pwedeng magtagal ang pagbisita. Siguro ay allow lang yung anak niya. May visiting hours din. Masyadong delicate ang case ng pasyente at hindi rin pwedeng ma-expose, lalo na at kaoopera lang," paalala nito. Tumango naman si Tita Ana at sumulyap. Bahagya sa gawin niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay nasabihin na nga sila na nasa ICU na ang mami niya. "Addison, mauna ka na," ani ni Tita Ana sa kanya. Kabado siyang papasok sa changing room para mabigyan ng sterile na gown at mask. Parang napako ang paa niya sa sahig na di makaabante, kaya nilingon niya si Samuel at agad naman itong lumapit at umakbay sa kanya. "Samahan mo ako, please," bulong niya dito. "I'll go with her, ma'am," aniyang lumingon kina Tita Ana. "Wait, Samuel, I'm not sure kung pwedeng dalawang tao doon," sabi ni Tita Ana na akmang tatayo
pero pinigilan ni Kuya Sebastian na siyang tumayo. "I'll talk with the nurse," aniya. Pumayag naman ang nurse kaya nakapasok si Samuel kasama niya na siyang nakahawak lang sa kamay ni Addison. Tinitigan niya ang kanyang mami habang ito ay natutulog pa rin at walang malay. Masyadong maraming nakakabit sa aparato dito. Tahimik lang ang kwarto niya na ang naririnig mo lamang ay ang tunog ng mga monitoring device. Ang putlangan nito, ang laki ng ipinayat. Napansin ni Addison na malaki nga ang ipinayat ng mami niya. Pero tiniyaman lang na bigyan ng pansin maigi noon. Umupo siya sa bangko sa tabi nito at humawak sa kamay nitong napakalamig. "Ma'am, kailangan mong magpagaling. I need you. I'll take care of you. I love you." Bulong ni Addison na umaasang naririnig siya nito. Nagtagal sila ng ilang minuto ni Samuel. Napaluha siya ng tahimik sa kalagayan ng mami niya. Dinala niya ang karamdaman at sakit na mag-isa at itinago sa kanya. Kahit sa ganitong pagkakataon ay prinotektahan siya nito sa sakit at pag-aalalang mararamdaman niya. "Addison, halika na." Mahinang bulong ni Samuel sa likod niya na nakahawak sa magkabilang balikat ni Addison. Tumayo siya at napayakap siya sa binata. "Naiinis ako, Samuel, na dinalang mag-isa ni mami ang kalagayan niyang ito." Mahinang sabi niya na di mapigilan ang likido na pumapatak sa kanyang pisngi. Marahan na pinisil na Samuel ang kanyang balikat. "She knew this would happen, na mag-aalala ka. Kaya niya inilihim sa'yo." Mahinang sagot ni Samuel sa kasiya inalalayang palabas ng ICU. "This time, I'll take care of her," wika ni Addison habang humahagod naman sa buhok niya si Samuel para mapakalma siya. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin nagigising ang mami niya. Ayaw ni Addison na umalis sa waiting area ng ICU hanggat hindi ito nalilipat sa kwarto nito. Halos magmamadaling araw na rin, pinauwi na niya si Yaya Lucing para makapagpahinga at makasama niya ito bukas ng umaga. Ganon din si Tita Ana ay umuwi na rin. Tanging si Samuel lamang ang nagpaiwan para may kasama siya. Nagdala ito ng pagkain, ngunit parang may bara sa lalamunan niya. Di niya kayang malunok ang pagkain. "You have to eat. With your mom's condition, di ka rin pwedeng magkasakit," paalala na ito Samuel sa kanya. "Papaano mo siya maaalagaan kung mahina ang katawan mo?" Dagdag pa nitong pangungumbinsi sa kanya. Kaya kumain siya kahit papaano, kahit hindi niya malasahan ang pagkain. Nanatili siya nakasandal sa dingding. "Do you want to take a nap?" Paling ni Samuel na itinuro ang hita nito para makahilig siya. "Hindi na, tsaka mag-uumaga na rin. Sabi ng doktor, pwede na siyang magising maya-maya." Sabi ni Addison, ilang oras pa ang lumipas. "Kaya mo pa ba?" tanong nitong huli. Sa kasi humilig sa balikat nito, tumango lang siya at ngumiti. Humawak ito sa isang kamay niya, habang ang isang kamay nito ay nasa ulo niyang nakahilig sa balikat nito. "I know that you're facing a difficult situation right now. I just want to know that I'm always here for you. If only that I can take away the pain you're feeling right now, gagawin ko," wika ni Samuel. "I know, Samuel. Thanks for being here with me," mahinang sabi niya at pumikit. Komportable siya sa balikat nito. "I always feel safe and secure with Samuel." Humalik ito ng marahan sa tuktok ng buhok niya. "Take a nap. Ako na ang maghihintay sa doktor. Gigisingin na lang kita," aniya. Pumikit na lang siya at tumahimik. "I love you," mahinang mahina nitong bulong habang nakahalik ng marahan sa tuktok ng buhok niya. Pero rinig na rinig ni Addison. "I know," mahina niyang sagot. Nagulat ito. Marahil akala nito ay nakatulog na siya. "Alam mo, I mean it, Addison. And I always be here for you," sabi nitong humakap at humalik sa sentido niya. "I know, Samuel. Hindi ako bato, para hindi ko mapansin yun," tugon niyang nakapikit. Tumawa ito na mahina at ramdam niyang umiling. "I really do love you," aniyang humalik muli sa sentido niya. "Samuel," sabi niyang tiningala ito. Nasilayan niya ang malapad na ngiti nito na siyang ikinangiti rin ni Addison.
You don't have to say it back. Kontento na ako na sa wakas, nalaman mo. Wika ni Samuel. Don't worry, I'll not pressure on you. I know that you have a lot of things in your mind right now. Kahit sa list lang ako, masaya na ako dun. Ano yung nakingiti pa rin ang malapad sa kanya? Rest assured, I'll be at your side at this most difficult trial you're having right now. Mahal kita, Addison. Mahal na mahal. Ano yung yumakap na mahigpit sa gilid niya? Salamat, Samuel. Sagot niya ngumiti at humilig muli sa bisig nito. Nakakalungkot isipin na sa ganitong pagkakataon sila nakapag-usap ng kanilang sitwasyon. Alam niyang mahal niya si Samuel. At ang alam lang niya lang ay hindi niya kayang mawala ito sa kanya. Bukod sa mami at yaya niya, isa ito sa pinaka-importanting tao sa buhay niya. Nanatila sila sa ganoong hanggang lumabas ang nurse. Gising na po ang pasyente. Ikaw ba si Addison? Tanong nito. Kaya tumayo sila kaagad at pumasok. Me, sabi niyang yumakap dito. Addison anak, ani yang hirap sa pagsasalita. Kaya sinapihan niya na huwag na masyadong kumilos. Para siyang nabunutan ng isang tinik sa dibdib ng gumising ang mami niya. Inexamin siyang muli ng doktor at sinabing stable naman siya. Maaari na rin siyang ilipat sa sarili niyang kwarto. Ngunit kinakailangan ang iba yung pag-iingat. Hindi maitago ni Addison ang ngiti niya kahit na may pag-alala pa rin siya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang mami. Habang piniprepare ng nurse ang mga aparato ng mami niya sa katawan nito para maakyat na ito sila sa kwarto niya, ay hinila siya na Samuel sa gilid. I'm glad at ngumiti ka na. Kahit papaano, ani yang humawak sa magkapilang pisngi ni Addison. Ngumiti siyang muli sa binata. Na-relief ako, Samuel. Kahit papaano, at least makaka-start na si mami ng treatment niya. Tumango ito sa kanya. You will not face this alone. Andito ako para alalayan ka. You can always count on me, okay? Ano yung alam niyang pinapalakas ang loob niya. Thank you. Malambing na wika niya sa binata. Kumuha sila ng sariling private room ng mami niya. Anak, tawag nito. Kaya sa tabi siya nito umupo. Sorry at nag-alala ka. Sorry kasi di ko nasabi agad sa'yo. Ani nitong hirap na hirap sa pagsasalita. Okay lang, Mi. Huwag na po kayong magpaliwanag. Nasabi na po sa akin ni Tita Ana. Ang importante po, magpagaling kayo. Aalagaan ko po kayo. Sabi niya na nakangiti dito na siyang ikinangiti ng mami niya. Natulog siyang muli dahil tinurukan ito ng gamot. Kahit mahinang mahina pa siya, ay nagawa pa rin itong magpaliwanag. Sinabi niyang kailangan niyang ilihim dahil hindi ito pwedeng malaman ng Tito Rene na kapatid ng daddy niya at member ng board sa kumpanya nila. Di pa rin si Addison umuwi. Kumuha na lamang ng bihisa niya si Yaya Lucing. Binantayan niya magdamag ang mami niya. Ganon din si Samuel na nasa tabi niya lamang. Kinahapunan ay dumating si Tita Ana at Tito Samson. Addison, umuwi ka muna. Nandito si Yaya. Bumalik ka lang mamaya pag nakapagpahinga ka na ng konti. Ako muna ang bahala dito. Ani ni Tita Ana sa kanya at saka bumaling kay Samuel. Samuel, take her with you. Naghihintay si Kuya Sebastian ninyo sa sasakyan. Pumayag si Addison na umuwi dahil alam niyang hindi rin uuwi si Samuel kapag nasa ospital pa rin siya. Wala silang tulog pareho. Kailangan niya ring umidlip at makaligo ng maayos. Tulog pa rin ang mami niya sa kaniya ito hinalikan sa noo bago umalis. Nakahawak siya sa bisig ni Samuel. Paglabas nila ay kita nga nila nag-iintay si Kuya Sebastian. Iginiya siya ni Samuel sa likod habang ito naman ay umupo sa harap. Matulog ka muna, gigisingin na lang kita pag nasa inyo na tayo. Ano yung habang sumandal siya sa upuan? Alam niyang pagod si Samuel, kaya wala pa atang kalahating minuto. Ay nakatulog na ito. Pagod din siya, kaya lamang dahil sa pag-aalala niya para sa kanyang mami na wala siya sa tabi nito ngayon, ay iniisip niya ang mga sinabi nito tungkol sa kumpanya ng kanyang daddy na nanggigipit sa mami niya na siyang tumatayong CEO. Nakatingin siya sa labas. Okay ka lang ba? Tanong ni Kuya Sebastian na nakatingin sa kanya. Opo,
Sorry at naabala ko kayo sa okasyon mo. Si Samuel ang tinawagan ko. Sagot niya dito. Okay lang, aniyang alanganin sa pagsasalita. Wala na siyang hinanakit sa kanya. Napatawad na niya itong muli. Ngunit kung maaari lang, ay ayaw niya itong kausapin. Pumikit siya at sumandal sa ulunan ng upuan para maisip nitong ayaw niya itong kausapin. Matulog ka muna. Mahinang wika ni Sebastian.